Hello po ulit. Pag-usapan naman ho natin yung trouble sa bahay. So sa bahay, minsan meron tayong ma-encounter na nagbi-blink yung bulb natin. Nagbi-blink o yung kumukurap-kurap. Bakit kaya kumukurap-kurap yun? So ang isang maaaring dahilan nun, yung switch natin or yung bulb or yung bukilya mismo. So check upin muna natin yung bulb kung nagpalit kayo ng bago. Palitan niyo siya ng bago kung hindi na. So kung hindi na kumukurap, so ibig sabihin yung bulb. So kung nagpalit naman kayo ng bago, ganun pa rin. Check upin naman natin yung bukilya. Baka may mga langgam o insekto. Pero papatayin niyo muna yung pinaka breaker noon bago natin silipin o galawin. Pag hindi pa rin doon nakuha, so sa switch naman yun. Subukan yung pindot-pindotin yung switch ng mga ilang beses. Kung nawala yung pagkukurap niya, so meaning sa switch yun, maaari rin may mga langgam o mga butil-butil na mga alikabok o something na ano, na pumasok sa loob. Tsaka nag-uumido rin minsan yung contact nun, kaya kailangan pindot-pindotin nyo. Kasi sa tagal na hindi nagagamit siguro, maaaring nag-uumido yun. So yung contact, nag-uumido. Kaya hindi siya yung kuryente hindi masyado makatawid. Pero meron namang ibang sitwasyon. Kapag yung sitwasyon ay lahat ng ilaw nyo ay kumukurap-kurap, ibang usapan na yun. So bakit ganun? Lahat ng ilaw nyo ay kumukurap pag sinisindihan nyo yung mga ilaw. Pag ganun, so hindi na sa mga switches nyo yun, maaaring sa panel board nyo. Sa panel board nyo, maaaring naglulus na yung mga wire nya sa mga breaker. Kaya kapag nakasindi lahat, nagbi-blink siya. So kailangan higpitan. Kung nahigpitan nyo na rito, ganun pa rin, dito ka na sa breaker nyo sa labas. So pwede rin maaaring naglulus din siya. Once na full loaded ka kasi sa bahay at lahat nakabukas, kumaluwang yung terminal nyo rito, naglulus siya. So pwedeng maging caution ng pagbi-blink. Pag hindi pa rin nyo nakuha o nalalaman naman kaya sa panel board kung sakaling ganun na naglulus siya, mararamdaman nyo sa breaker, mainit siya. Pero kung wala naman kayo nararamdaman na ganun, so sa doon ka na sa metro. So sa metro nararamdaman din niya kung loose 'yan. So nararamdaman niyo yung metro na salamin nga 'yan, 'di ba? Nagiinit din 'yon. So pag naramdaman niyo yung metro mainit, maaaring naglulus na yung wire niya doon sa terminal noon. Kung hindi naman, kung niramdam niyo yung metro, hindi naman nagiinit, so doon ka na sa taas nun, sa pinaka-entrada. From Meralco to entrada, maaari yung terminal nyo doon o yung tinatawag na solderless connector nyo doon, maaaring naglulus na or yung wire nagkakaroon na rin ng umido. Kaya pero dito hindi na tayo gagalaw dito. Pwede yung Meralco na, pwede nyo nang i-report sa Meralco. Sila na mag-aayos nun. Pero may time na napakatagal ng aksyon ng Meralco. Tinawag nyo na, mga 2 linggo o ano. Tumawag na lang kayo ng electrician. Pwede naman yun. I-re-reconnect lang uli. So, ganun lang naman. Uunahin nyo muna sa switch. Pag isa lang ang kumukurap-kurap. So, bulb, socket, or yung switch. Pero pag lahat ng ilaw kumukurap na, so dito ka sa panel board, ramdamin mo yung mga breaker nyo kung may nagiinit. Kasi kapag naglulus yung terminal nya, yung breaker nagiinit din yan. So pag wala rito, dito ka. Pag wala dito, dito ka sa metro. Tingnan mo rin kung nagiinit. Pag nag-init, so pwede naman natin buksan niya kung makikita mo yung pinya. Kung yung pinya eh putol na,
May pin kasi ito. Pag pagputol na yun, pwede nyo nabuksan at silipin. Kasi meron akong na-trouble din na ganun. Okay naman yung panel board. Pumunta ako sa metro, niramdam ko yung pinakasalamin niya. O yung mismong metro. Nag-iinit yung metro. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko yun. Nakita ko naman yung pin, bukas na. Putol na siya. Binukas ko. At nandun nga yung terminal. Sunog na siya. Sunog siya dahil loose na. Hindi na mahigpit yung pinakatornilyo. Nag-loose na. So, nireconnect ko yun. Kaya naayos na ulit. Dito, nagkaroon din ako ng sitwasyon dito. Na dito naglulus. Chinek ko to hanggang sa metro. Okay naman. So, kaya pumunta ako dito sa entrada. Ginalaw-galaw ko. O, pinagmasdang ko. Ganun din na nag-uumido na. Kaya ginawa ko, pinutol ko. At nireconnect ko ulit. So, yun. Yun lang naman. Yung pinaka-problema nun. So, yung troubleshooting na kumukurap. So, yun ang maaring gawin nyo. So, from valve, daanan nyo lahat papunta ron. Papunta sa panel board, papunta sa MCB, papunta sa metro, hanggang sa entrada ka na pag hindi nakita yung problema. So, yun lang. Sana makatulong. Thank you.